Hello guys! Welcome uli sa Math ni Kuya Channel. So ang pag-uusapan natin dito sa Math ni Kuya Channel ay ang minimum depth and width of simply supported beam. So kaya lang dito po sa beam natin meron tayong given. Ang length po ng beam natin is 6,000 mm or 6 meters. No? Yung depth po ng beam natin or yung height niya, hindi po natin alam yan. Kukomputin natin mamaya. And then pati yung width, kukomputin natin mamaya. No? So, pag sinabi pong simply supported beam, wala po siyang continuation sa kabilang side, no? So, kung meron po siyang continuation sa isang side, one end continuous po 'yon, no? And then kung sa kabilaan meron siya, both side continuous 'yung ang tawag po doon, no? Pero pag wala siya kabilaan, simply supported beam ang tawag po ron. So, mamaya pag-usapan po natin 'yung paano computin 'yung minimum depth or height ng beam at then pati yung width niya. Okay, so punta na po tayo dito sa computation ng minimum depth and width of simply supported beam, no? Kung yung width of concrete natin is equal to 2,400 kilograms per cubic meter and then yung yield strength ng steel natin is 415 MPa, yung formula po ng depth of simply supported beam is equal to length divided by 16. Yun po yung formula natin, no? So kaya kung kukomputin po natin yung depth ng beam natin is equal to 6,000 millimeter divided by 16 is equal to 375 millimeter. So para ma-compute po yung width, madali po yun, no? Kasi i-divide lang po natin yung depth ng 1.5. So, 375 divided by 1.5, yung width po natin is equal to 250 millimeter. So, ganun lang po yung minimum depth and width ng simply supported beam. No? So, kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. At pakishare na rin po itong video ito, no? Kung sa mga friends nyo at saka relatives kung makakatulong sa kanila. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.